Nakatakdang i-deport pabalik sa China at Vietnam ang ilang dayuhan na sangkot umano sa illegal na pogo dito sa Pilipinas. At live mula sa Pasay, may unang balita. Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Mahigit 40 na Chinese individuals itong nasa ating likuran. Ang subject for deportation ngayong umaga matapos silang i-operate ng pamahalaan. Magdamag na narito sa holding area ang 43 Chinese at isang Vietnamese sa gusaling ito sa FB Harrison Street sa Pasay. Nakatakda silang i-deport ngayon sa NAIA Terminal 1 pabalik sa kanilang mga bansa. Panglimang batch na ito ng mga nahuling foreign national matapos ang raid ng PAOK, DOJ at PNP sa gusaling ito rin noong October 27. May hinihinalang prostitution din kasi rito at nang busisiin ng mga otoridad, natuklasan din ang ilan pang online fraud at cryptocurrency scam na isinasagawa rito. 180 Chinese na ang unang napadeport, sumunod ang 21 na Vietnamese, 5 Malaysians sa third batch at 3 Vietnamese sa fourth batch. Nauna nang pinauwi ang mga walang existing na mga kaso. Ang mga may kaso tulad ng physical injury at cybercrime, kailangan munang panagutan ang mga krimenela sa Pilipinas bago sila pabalikin. May mga violations silang ginawa rito, ano? And others are violating yung immigration laws natin. Yung iba kasi wala na talagang passports. And nakipag-coordinate pa kami sa mga kanya-kanyang embassies for them to provide yung travel authority. Evan, dagdag ni Yusa Gilbert Cruz, sumigit ko mo lang 35 million pesos na yung naging cost ng government para sa upkeep nitong ng place, pati yung nung detention ng ating mga foreign nationals mula pa noong October. Kasama na rin yung flight costs. Sa 7:30 a.m. nakatakdang mag-pull out dito itong ating mga teams para dalhin na sila sa NAIA Terminal 1. Ito ang live mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.